Hello everyone, and welcome back to Overgrown! At masaya akong nagkita tayo muli dito sa YouTube channel ko. At it's been a long time journey na hindi tayo nagkita. Sana all! Last episode, gumawa po tayo ng isang warehouse sa concept world. At wala pa rin to, hindi pa rin existed sa ating mundo, syempre. At isa pa sa ating mga nagawa last episode ay itong redstone department sa loob ng ating Malacanang. At to be honest po, ay sobrang hirap makagawa ng episode. At lalo ng pag-i-edit na may pasok ka araw-araw, Monday to Friday. Dahil wala na tayong oras, kailangan na natin ng backup upang masolusyonan ang ating kawalan ng space. At ang ating solusyon ay yung pagdaragdag ng maraming shulker boxes sa ating inventory. At the same time, ang pagdaragdag pa ng mga storage sa ating empire. So yung agenda natin mga pari is gagawa tayo ng stone mason sa ating industrial land. Kasi wala akong materials. Paano natin i-improve ang ating industrial kung wala po tayo mga resources? So kaya kailangan natin humingi ng villager at itatayo ko ang stone mason house dito banda. Dito banda sa ano, kaharap ng ating Malacanang. At dito banda yung mga bagay-bagay na mga bahay, industrial housing ang itatayo natin. Kasi mga industrial to, mga modern, yung mga ano, yung steampunk, ayun, steampunk na ano, design yung tema or theme para sa ating build. At dito yung mga farm natin, yung mga auto machine. Hindi tayo gagawa dito ng mga farms na wet or something na wheat pala tawag doon. Ayoko na sa inyo. Lumayas na kayo. What the hell? Get away on my land. So bago tayo gumawa ng rail system, pinatay ko muna tong mga kabayong walang balat at itong mga skeleton na may helmet na iron. Siyempre, istorbo sila sa ating daanan dahil pag nakikita ko yung mga yan, nababaliw tayo eh. So natapos ko na siya at gumagana naman ng maayos at very nice, tipid sa resources. So kakatapos ko lang po gumawa ng rail system at pupunta naman tayo dito ulit sa mismong mainland upang bumuo ng sundalo ng mga stone mason para sa ating mga builds. Pero bago ang lahat, syempre kinuha na natin lahat ng mga random emerald na nakastock sa kahit saan na ating mga storage, yung mga chest natin pakalat-kalat upang may budget po ang ating pamahalaan kasi wala tayong budget na kakalat yung pera natin. Wala tayong pera sa Minecraft, pati dito inaabot na tayo ng course sa buhay natin. Siyempre, bago makagawa ng bata sa Minecraft, kailangan po ng mga villagers natin ng maraming bed para magkaroon po ng panibagong henerasyon ang ating syudad. Speaking of generation, ayan na po, nagsisimula na po dumami ang susunod na mga henerasyon sa ating syudad upang payamanin ang ating empire. Yeah, boy! Come on! What are you doing, bro? Are you crazy? Ilabas ang kampon na magpapayaman sa atin eh. Alright, I'll give it to you. You need a bee. Alright, meron na tayong sanggol na naisilang at kailangan na lang natin maghintay upang lumaki sila kaagad. How many time do I wait? Alright, found it. Oh, what a wonderful day we have here. Why they are constantly invading us? What's going on here? It's a curse. You will never be happy in this world. Whatever.
Hello everyone! Mayroon po akong magandang balita dahil nakapagtatag na po tayo ng profession ng stonemason sa ating empire. At itong mga stonemason na to ay makakatulong ng lubusan para sa ating manufacture dito sa ating industrial land at sa buong paligid ng ating nasasakupan sa buong empire natin. Okay, kung natatandaan nyo po, dito sa ating industrial land ay gumawa po tayo ng isang bahay na storage, actually storage po iyon, na magmamanage po ng buong production ng ating industrial land. Pero hindi po natin siya natapos sa main world natin, which is hindi pa rin po siya existed, pero may concept architecture pa rin tayo nagawa, which is madali na lang sa atin ilipat sa ating mundo. So yan din na ang mga ginagawa ng mga professional YouTuber, kaya huwag po kayong basta-basta magsasabi na wala silang ginagawang ganito, dahil ginagawa rin nila ito. At ngayon ay gagawa lang po tayo ng panaybagong storage, which is hindi naman storage na kagaya ng warehouse na to, kasi warehouse po ito eh. So yung gagawin po natin storage is for priority essential needs ng ating empire. Boring. By the way guys, please subscribe to my channel or just like the video to help me grow here. Thank you very much and let's back to the video. Thank you. Is this portal? So magical. What is this? So ngayon, meron na po tayong unbreaking at mga protection 4 sa ating katawan. Maaari na po tayong pumunta sa end, kasi hindi na po tayo mahuhulog dahil nga wala tayong unbreaking sa ating elytra. At lalo na kung mabagal ang iyong mapa, bruh. Along the way, may nakita tayong mga interesting spot. At syempre nag-gather na rin tayo ng mga resources na possible na ating kailangan sa ating paggawa. At the same time, may nakita rin tayong village na kung saan sobrang daming obsidian. That's a lot of obsidian. At inabot na po tayo ng mahigit isang oras sa kakahanap ng ating stronghold, kasi hindi ko talaga makita, naligaw na tayo kung saan-saan. Maski sa loob, di ko na rin alam kung saan tayo pupunta. Nasaan na yung portal? Puro butas na yung stronghold. Di ko pa rin makita itong pinaka-course na stronghold sa lahat. Ayun, inabutan na naman tayo ng isang oras bago makita na naman yung portal, hanggang sa nakita ko to. Ayun, may nakatagong area, may nakatagong room na hindi visible. Kaya nga napaka-course nito, wala kasi sa ano'y hallway. At ayun, sa wakas nakita na natin ang portal na kailangan natin, kasi inabot na talaga tayo, to be honest, 3 hour na po ang tumagal dito lang sa paghahanap ng portal. Ayan, screenshot ko na lang para pagsusunod na pumunta ako dito. Hindi ko na kailangan mag ano, gala-gala na naman, maligaw na naman tayo. Syempre, lagyan na natin ang coordinates. Let's do this.
Wait. We can't do this. It's so boring. Maybe you have to see this because I fall in here and die. Definitely. But anyway, we got all the stuff we need, and we just need to return immediately to our base because this land is so annoying. Look at that. Can't even see the front of you. Sana all. The land is missing around. Kamusta everyone? Nagbabalik tayo galing sa end. The end. Hindi naman talaga end. Nakalagay na po dito ang ating mga nakolekta na mga shulker shell na ating kailangan sa maragsaya gago. What are you saying? Nagawa lang tayo ng maraming shulker boxes. At isa sa mga kailangan natin ay chest. At dalawa lang ang chest na dinala ko dito. Bakit? Kailangan natin ng... Wala nang kahoy. Yun, may kahoy. So, gawa tayo ng chest. Before we do that, gawin muna natin itong kahoy at chest. What? Ayun lang yun. Oh man, that's a lot. Can't believe that. Oh man, wait lang. May iba bang purpose ba yung shell? May iba bang purpose? Ayun lang yung purpose ng shell. Kumuha na shulker. Ayun lang siguro. Ayaw lumipad. Kulang pa ng kahoy. Ayaw talaga lumipad eh. So, overheat yung ating server mga pare. Kaya, choppy yung ating Elytra. Oh, ito na yun, max. Oh, may napakadami. Sana all. What? Ayaw ma-shift. Oh, man. Ang dami. Saan ko lalagay? Ang dami pala no, to. Ang dami pala nun. Sorry, nabubulo. Nakakalito kasi magsalita pag inuulit yung boses mo. You know that? Naka-audio relay tayo. Ang dami. Napakasaya. Esensya na po. Sobrang saya lang. As in, masaya yung mga pinaghirapan ko. Ay, nakakatuwa. Kasi pinaghirapan mo, nakakatuwa talaga eh. So, ang araw ngayon, mga pare, ay Monday. Monday ngayong week na to. Kasi, mag-upload dapat ako ngayong linggo na to. Ang problema, bakit tayo mag-upload? Kung ito pa lang natatapos natin. Oh no. Sobrang dami na oras ang kailangan natin para magawa itong mga ganitong build. So ang paggawa ko dito, parang inabot ko ng 3 oras sa pag-grind ng mga stone dito at coordination ng ating circle, yung pa-curved na circle dito at hindi yan pantay, I know. Hindi yan pantay, pero pantay sa edges. Hindi lang siya pantay sa walkway or sidewalk. Gagrind ulit tayo dito sa ilalim nito para sa ating storage. Doon na yung storage natin. Kasi dito banda, hindi ito storage natin. Nandito sa ilalim. Secret. Secret yun. Ha? Tapos may tubig dito, may waterfall dyan. At ito yung bahay. Kailangan natin matapos yung bahay na to na ngayon. Sobrang hirap. Kahit hindi interior yung matapos ko, basta yung labas. Pwede na. Upload na. Sobrang hirap gumawa ng content mga pare at kailangan natin gumawa dito ng overgrown barricade para takpan yung ating maduming, ang ating makalat at malugmok, kung ano man tawag sa mga dirty place na industrial land. Bibigyan ko lang po kayo ng isang montage para matapos itong ancient storage. So nakakalungkot lang mga kaibigan dahil yung ating builds na timelapse ay hindi na po natin maitutuloy dahil po nasira yung ating server. Yung kumbaga bigla po siya nag-shutdown yung server natin. Nag-error. Nag-shutdown directly na hindi na po gumana yung Minecraft para i-save yung files. So ibig sabihin po, pag namatay yung cellphone mo habang gumagana yung world mo, ay bigla na lang makakalimutan. Kasi nasa RAM po yan eh. Dahil ako isang computer engineering, ay nasa RAM po yung mga files doon na hindi na po nalipat sa
main storage ng cellphone. Kumbaga, ang RAM po kasi ay isang temporary storage which only work kapag may power. So, nangyari na walan po ng power, bura lahat ng memory sa RAM. Which is, ito yung itsura noon, no? Ayan yung pinakauna kong build na hindi ko naman ipagkakait sa inyo na ipakita. Which is, it took me more than hour na gawin itong simpleng bagay na to. At to be honest nga, mas gumanda pa nga ang ating build, which is less than hour, unlike to this one. There you go guys, tapos na. Boom! So madami pa tayong gagawin mga kaibigan dito sa ating Minecraft world. So ngayon, nandito tayo sa ating awesome bridge. At madami pa tayong gagawin dito, huwag kayong mag-alala. Dahil meron pa tayong napakadaming gagawin. Oh, what is that? Oh. Why I took some damage there? What's going on? So madami pa tayong gagawin throughout videos we have making. So madami pa tayong gagawin dito sa ating Asian story. So I called this, oh no, bakit may white na naman dyan? So I call this Asian storage kasi kung nakikita nyo naman yung appeal dito sa ating area mala Asian. Ayun o, Asian to. Ang daming bushes and etc of vegetation around at makalumang style. So I called it Asian storage kasi itong ating lugar na to ay isang storage at 4 barrel lang po ito dahil hindi tayo gumagamit ng chest. At alam nyo na ang chest ay nagbibigay ng lag sa mga mobile user. At naglagay din tayo dito ng cart. I believe this is cart, no? Kasi naglagay tayo dito ng rail system para dito sa ating cart. So nasa tabi siya, nasa gilid siya. Which is yung cart na yan ay tutulungan tayo na i-transport yung ating mga goodies sa ating storage. At it came so beautiful. Actually, mga pare, sobrang ganda ng paligid. Sobrang ganda. Wala akong masabi. Sobrang ganda eh. Ano ba masasabi ko? So, madami pa tayong gagawin dito dahil hindi pa ito tapos eh. Madami pa tayong kulang. Tulog muna tayo. So, madami tayong kulang dito. If you didn't know, kala nyo tapos na. Hindi pa. Madami pa tayong gagawin. Especially dito sa lugar na to na dead. Walang something in this lake. In that pond. In that waterfalls. At madami pa tayong huhukain dito for the future upgrade.